Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Iniutos ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza ang pagpapagaan sa ipinatutupad na no registration, no travel policy ngayong Disyembre. Ayon kay Assistant Secretary Mendoza, bibigyan lamang ng babala ang mga driver ng mga sasakyan na expired ang registration ng isang taon sa halip na isyuhan ng violation ticket. Binigyang diin naman ng LTO Chief na limitado lamang ngayong holiday season ang pagpapagaan sa policy upang hindi na abusuhin ng mga may-ari ng sasakyan. Inatasan na niya ang lahat ng regional directors at iba pang unit head ng LTO tulad ng Law Enforcement Service para sa mahigpit na pagpapatupad ng kanyang direktiba. Sa datos ng LTO, nasa 24.7 million na motor vehicles sa bansa ang hindi rehistrado. Ito ay katumbas ng revenue loss na aabot sa halos 40 bilyong piso. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Inilabas na ng Supreme Court nitong Martes ang listahan ng mga pumasa sa 2023 bar examination. Nasa 36.77% o 3,812 examinees mula sa 10,387 examinees ang nakapasa sa naturang pagsusulit. Sa tala ng Supreme Court, kinilala si Efraim Porcincula B. mula sa University of Santo Tomas o UST bilang top notcher sa score na 89.2625%. Sinundan naman ito ni Mark Josel Padua Vibit mula sa Ateneo de Manila University na may 89.125%. At nasa top 3 naman si Frances Camille Altonaga Francisco mula sa San Beda University na may 88.9125%. Samantala, nagsagawa naman ng Thanksgiving celebration na pinangunahan ni Attorney Neo Divina at ang Faculty of Civil Law ng UST ang pagiging top notcher ni B, pati na rin ang pagpasa ng iba pang UST examinees sa pagkaabogado. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Sa iba pang balita, iniulat ng Malacañang ang bumabang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang patunay na nananatiling positibo ang galaw ng labor market sa bansa. Kasabay nito, inihedi ng palasyo ang tumaas na employment rate o bilang ng mga may trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.2% ang bilang ng unemployed Filipinos kumpara sa 4.5% noong October 2022. Tumaas naman sa 95.8% mula sa 95.5% ang employment rate. Kasabay nito, tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy na palalakasin ng Administrasyong Marcos ang trade at investment tungo sa paglikha ng mas marami pang trabaho. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Pumang-apat ang Pilipinas sa pinaka-attractive developing economy para sa renewable energy investment. Batay sa Bloomberg NEF Climate 2023 report, sinabi ng Department of Energy na mula sa ika-anim na spot ay umakyat ang Pilipinas sa pang-apat, sunod sa India, China at Chile. Kasunod ito ng malaking inunlad ng bansa sa paglipat sa renewable energy sa nakalipas ng mahigit 2 taon. Nakasaad sa report na mayroon ng 2 renewable energy auctions ang Pilipinas. Maayos ang supportive policy nito tulad ng offshore wind roadmap, kaya patuloy na pagpapalago sa clean energy investment. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Atensyon sa mga mahilig sa leche flan! Alam niyo ba na kabilang ang leche flan sa at sorbetes sa 50 best desserts sa buong mundo? Ito po ay ayon mismo sa Taste Atlas, isang kilalang online food guide. Sa inilabas na Facebook post ng Taste Atlas, nasa 33rd pwesto ang leche flan na may 4.5 score. Ang leche flan ay gawa sa gatas, asukal, vanila at itlog. Sinunda naman ito ng sorbetes na nasa 34th na pwesto na may 4.5 score din. Inilarawan din ng nasabing online food